Libu-libong Muslim ang nagtitipon sa Golden Mosques at Quirino Grandstand para sa pagdiriwang ng Eid al-Fitr. At may unang balita, si James Agustin live. James! Yes, Ivan, good morning. Unti-unti nang dumarami yung mga kapatid nating Muslim na nagtitipon-tipon nga dito sa Quirino Grandstand para sa pagdiriwang ng Eid al-Fitr ngayong araw. Madaling araw pa lang kanina nang magsimulang dumating ang mga makikiisa sa pagdiriwang. Naglatag ng mga lona sa harapan ng stage para pagpwestuhan ng mga mananalangin, hiwalay ang mga babae at lalaki. Nagsimula ang morning prayer bandang alas 4:20. Magkakaanak man o magkakaibigan ay sama-sama at karamihan ay magagara ang kasuotan para sa pagdiriwang ng Eid al-Fitr. Isa ito sa pinakamahalagang okasyon sa Islam na hudyat ng pagtatapos ng halos isang buwang pag-aayuno o Ramadan na nagsimula noong May 6. Ang Ramadan ang isa sa tinuturing na haligi ng Islam. Sa Golden Mosque sa Quiapo, maaga rin nagsidatingan ng mga kapatid nating Muslim. Nagluluto naman ang ilang Muslim sa may admin office ng mosque, hudyat ng kanilang pagdiriwang sa pagtatapos ng Ramadan. Dito sa Quirino Grandstand, ayon sa organizer, nasa 10,000 kapatid na Muslim ang inaasahan na makikiisa sa pagdiriwang. Ang panalangin ko po, yung sana po ay magkaisa po tayo dahil kung ano ang naituro ng Ramadan, kasi tapos na yung Ramadan, kung may isagawa mong buhay sa buong mundo, ay kakabuti mo dahil nandun yung tunay na paniniwala. Samantala, Ivan, sa ngayon patuloy yung pagdating ng mga kapatid nating Muslim dito sa Quirino Grandstand at patuloy din yung paghahanda nila para doon sa Eid al-Fitr prayer. Sa harapan ng stage nakapwesto yung mga lalaki habang yung mga babae naman ay sa gitnang bahagi nitong Quirino Grandstand. Pagkatapos ng Eid al-Fitr prayer mamayang alas 7 ng umaga ay yun na ang tabayanan na salo-salo ng mga kapatid nating Muslim. Itong okasyon na to at pagdiriwang ng Eid al-Fitr ay karaniwang tumatagal ng 3 araw. Yan muna pinakalitas mula dito sa lungsod ng Maynila. Balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat, James Agustin.